sa pagsisimula ng inyong Governor's Cup Playoffs sa laban ng Barangay Ginebra San Miguel kontra sa NLEX Road Warriors ay tuluyan na ngang tinuldukan ng Barangay Ginebra San Miguel ang posibilidad na mag-extend pa ng series ang NLEX Road Warriors at wala nang bigyan pa ng tsansa na makapagbabalik at makakapaglalaro pa ang import na si Wayne Selding Jr. Sa laban nga ng Barangay Ginebra ay hindi nakapaglaro si Wayne Selding Jr. dahilan para tambakan ng Barangay Ginebra ang NLEX Road Warriors sa score na 127-93. Gulat na gulat ang head coach ng Barangay Ginebra na si Coach Tim Gon sa sorpresang binulaga sa kanya ng NLEX Road Warriors dahil nga hindi naglaro si Wayne Selding Jr. which is ang inaasahan na sa plano ng Barangay Ginebra ay bantayan si Wayne Selding Jr. Ayon nga sa report, nakuha daw ni Wayne Selding Jr. ang injury sa huling laban kontra sa SMB na mamaga daw ang paa neto kaya hindi ito makakapaglaro sa huling laban ng NLEX Road Warriors. Kaya naman double whammy ang NLEX Road Warriors, hindi na nga nakapasok sa semifinals at hindi pa naglaro ang kanilang import na si Wayne Selding Jr. sa kanyang huling laban sa Governor's Cup dahil nga sa injury. Kaya naman inaasahan ni Coach Frankie Lim sa susunod na konferensya babawi ang NLEX Road Warriors at isang posibilidad na magbabago at magpapalit sila ng lineup na kung saan hahanapin nila ang mga bagong player na makakatulong sa team. Isa pang balita, matapos nga talunin ng SMB ang Converge Fiber Xers, isa sa mga paboritong pag-usapan ngayon sa social media ang player ng Converge Fiber Xers na si Maverick Ahanmisi. Si Maverick Ahanmisi, isa sa mga magkanda ang ipinakita sa Governor's Cup kaya naman marami ang interesadong team ngayon na kukunin o kumuha sa serbisyo ni Maverick Ahanmisi dahil mag-i-expire na ang kontrata simula ngayong katapusan ng Marso at posibleng pasukin na neto ang pre-agent market at ibig sabihin lang neto ay malaya siyang maghahanap ng kanyang team na pwedeng puntahan at paglaruan. Ayon din sa report, isa rin sa posibilidad kung hindi man pumirma ng contract extension si Maverick Ahanmisi sa Converge Fiber Xers, isa ang destinasyon nito ang Japanese B-League na kung saan meron palang offer sa nasabing bansa para makapaglaro sa isang team doon si Maverick Ahanmisi. Isa nga si Maverick Ahanmisi sa mga tinitingnan ngayon international na mga liga. Ayon nga sa report, malaki ang posibilidad na maglaro ito sa Japan dahil nga sa mga rason na kung saan isa nga sa All-Star Game na isnab ito. Na-snab ang kanyang beauty na kung saan hindi siya naisama man lang sa All-Star na pipilian at iboboto ng mga fans. Isa nga sa mga rason na kung bakit galit na galit si Maverick Ahanmisi dahil sa walang sistema ang pinapatakbo ng committee at ni coach or ni Commissioner Willie Marcial. Kaya naman malaki talaga ang posibilidad na iiwan na ni Maverick Ahanmisi ang PBA at doon na manirahan sa Japan. Kung ikaw si Maverick Ahanmisi, mananatili ka pa ba sa PBA? Pag-usapan natin yan. Ano sa palagay mo? Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At i-shoutout muna natin si na Sir Ronald Bersubidad, Anthony Lakialon, Kagawad Katsakino Dukusin na Hagonoy Bulacan,
Joshua Giray sa Giray Family, Espejo Family at Rosales Family ng Tondo, Manila, Scott Ranger at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.